Hello guys! Welcome to Sagwan, sa gisag ng bawat lalawigan. Join me in exploring some old churches and ruins, some parolas, take memorable photos of our tourist spots and heritage sites, and some of my favorite sports with my tourists. So paano guys, don't forget to subscribe and hit the notification button for more videos. Paano guys? Let's have fun! Hola mga runners at mga kapaa! So welcome sa ating episode 5. Ang pag-usapan natin on this episode is yung mga common running injuries tulad ng mga runner's knee, yung pananakit ng ating mga tuhod, yung chin splint o pananakit ng ating mga lulod, at yung pamumulikat ng ating mga muscles o kalamnan, yung Achilles pain o yung pananakit ng litid natin sa paa, yung ITBS o yung pananakit ng ating alak-alakan, ang pananakit ng ating talampakan, at ang mga blisters. So, welcome guys sa ating episode 5. Ang runner's knee o ang pananakit ng ating mga tuhod. Ayon sa mga eksperto, almost 40% ng mga running injuries ay nakukuha natin sa ating mga tuhod. Siguro bukod sa ating paa, ang tuhod natin ang pangalawa sa mga sumasalo ng mga pressure, lalong-lalo na kapag tayo ay nag-stride o tayo ay tumatakbo. Pangalawa, dahil na rin sa ito rin yung nag-absorb ng bigat ng ating katawan. At syempre, isama pa natin yung tinatawag na overpronation o yung klase ng pagbagsak ng ating paa na kuminsan ay nakaka-apekto sa ating mga tuhod. So paano natin ito maiwasan? Siyempre, tulad ng ating mga naunang videos, kailangan proper stretching at saka exercises before and after the run. Pangalawa, yung proper striding. Depende kung saan tayo tumatakbo, whether uphill or downhill. Pangatlo, ang pagsusuot ng mga knee support or mga tapes na available na rin naman sa atin sa market. It help us para hindi masyadong ma-pressure yung ating mga tuhod while we are doing running, especially kung long run. At number 4, pwede rin tayong maglagay ng cold compress kung talagang nararamdaman pa rin natin yung sakit after the run. At syempre, yung panghuli, kapag talagang sobrang sakit na at hindi na natin kaya, syempre dapat kumusulta na tayo sa mga doktor o sa mga physicians kasi baka hindi lang ito tungkol sa sakit ng ating mga tuhod. Ang chin splint o ang pananakit ng ating mga lulod. Common ang injuries na ito dun sa mga runners na nagsisimula pa lamang o kaya naman yung mga runners na medyo matagal na nabakante sa pagtakbo. Dahil sa gusto natin kaagad na matapos yung isang race, yung abrupt na pagbilis natin, malaki ang epekto o para tayo magkaroon ng sakit sa ating mga lulod. Pangalawa na rin dito, yung hindi natin tamang pag-exercise ng ating mga calves o yung mga muscles natin sa ating mga binti. So ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan? Siyempre, yung common natin o laging sinabing una ay yung proper exercises tulad ng mga two-curl, monster walk, heel drop, single-legged bridge, at saka plex and two-walk. So, available yan sa mga YouTube. Pwede natin i-research. Pangalawa, pwede tayong maglagay ng ice compress doon sa ating chin bone for almost 10 to 15 minutes. Pangatlo, meron din tayong tinatawag na mga compression sleeves para dun sa ating calves at sa mga sports tape kagaya nung pwede natin ilagay dun sa ating mga tuhod. Or, pwede rin tayong mag-add ng arch support para sa ating mga sapatos para maiwasan o mabawasan yung stress dun sa ating lower legs. At pang-anim, after the run, so, kailangan natin magpahinga and we stretch. Okay. By the way, isa sa mga common causes din ito ay yung
pagsusuot natin ng mga medyo worn out shoes na natin. So sa susunod nating video, i-explain natin ano yung halaga ng pagsusuot ng mga tamang running shoes. Ang ITBS o Iliotibial Band Syndrome o yung pananakit ng ating alak-alakan. So ito yung part ng ating hita na kung saan yung sakit ay nararamdaman natin sa bandang likod ng ating tuhod, yung parang litid na nakakapa natin doon. Okay, most common sa mga runners, lalo-lalo sa mga tumatakbo for a long run, marathons or ultramarathons, ang common na naging victim ng sakit na to. So, pangalawa dun sa mga long runs is yung pagsusuot na medyo hindi maayos sa sapatos, at saka ganun na rin yung hindi tamang running position kapag tayo nag-stride. At syempre kapag medyo weak yung ating mga muscles dun sa ating bandang hita. Okay? So, most common din na mga nagiging biktima ng sakit na to while running ay yung mga kasamahan natin, yung mga kapaan nating mga kababaihan. So, take care po sa inyong pagtakbo. So, ano yung mga pwede natin gawin para ma-prevent or maiwasan yung sakit na to? So, una, syempre, katulad ng dati, lagi tayo dapat nag-exercise yung part na yon. Okay? Tapos, pwede rin tayong magsuot ng mga compression sleeves and shorts, no? Para makompress yung part ng muscle natin na yon. Okay? And then, pangatlo, pwede rin tayong gumamit ng tinatawag nating parang pang-rollover natin para mamassage yung ating mga muscle sa hita. So, sa mga YouTube channels at saka sa mga running enthusiast, meron tayong mga makikitang mga proper exercises para ma-prevent natin or mabawasan yung sakit na nararamdaman natin dun sa part ng ating mga hita. Okay? Leg cramps. Yan. Isa yan sa mga common na mga running injuries na related sa mga muscles natin kapag tayo ay tumatakbo. So, actually, ito yung isa sa mga nagpahirap sa akin para matapos ko yung aking first Milo Marathon. I think nangyari sa akin to within, I think, 20 kilometers. So, almost kalahati pa yung tatakbuhin ko. Kaya talagang medyo nahirapan ako. So, yung most common na reason bakit tayo nagkakaroon ng mga leg cramps is because yung sakulangan natin sa tubig, yung rehydration natin. So, kaya kailangan kung tayo makakarating sa mga water station, okay, uminom tayo ng tubig. Pangalawa na rin, yung kakulangan sa potassium at saka ng salt. Actually, nung una, hindi ko masyadong maintindihan bakit may salt, no? So, nung nalaman ko, so every time na sumasali ako sa mga long run, I bring a salt stick with me. Okay? So, syempre, at saka yung mga waters na bag or belt ginagamit ko para at least kung sakali mang kailangan ko, makakainom ako ng water, no? Para ma-prevent ko yung dehydration. Okay? So, ano yung mga pwede natin gawin para maiwasan? Stretching, pag-inom ng tubig habang tayo ay nasa mga running events, okay, o kung hindi naman, baon tayo kapag tayo nagja-jogging. Tapos, kung sakasakaling medyo masakit after the run, so pwede rin tayong maglagay ng mga cold compress dun sa affected part natin. At meron din tayong mga tinatawag na mga pain relief, no? Actually, dati hindi ko rin yan maintindihan, no? Pero most common sa mga running event, makakakita kayo ng mga nag-i-spray sa mga binte, sa tuhod o sa mga paa natin. So, mag-thank you guys tayo sa kanila kasi sila yung isa sa mga nagpe-prevent nito para medyo maiwasan yung pressure doon sa ating o yung pananakit ng mga litid natin sa mga paa. So, ano yung mga common reason bakit tayo nagkakaroon ng sakit doon sa bandang likuran o litid ng ating mga paa? Unang-una dito ay yung sobrang stress na na-apply natin dun sa ating tendon. Pangalawa, kung medyo mahina yung ating mga binti, yung ating mga muscles dun. Pangatlo, kapag hindi maganda yung pag-ikot ng ating
mga bukong-bukong sa paa natin, no? When we're running. Kaya nga, yung excessive perspiration, isa sa mga salarin kung bakit tayo nagkakaroon ito. At isa sa mga sign, yung pamumula, no? At saka yung parang medyo pamamaga ng ating mga litid sa likod ng ating mga paa. So, ano yung mga pwede natin gawin to prevent it? So, pwede tayong maglagay ng cold compress. Apply natin more or less mga 15 to 20 minutes para mawala yung pamamaga. Okay? Pangalawa, meron ding mga available na mga anti-inflammatory cream or spray sa market na pwede natin gamitin para maibsan yung nararamdaman nating sakit. Pangatlo, meron ding tinatawag na mga ankle support or mga sports tape na pwede nating ilagay doon sa bandang bukong-bukong natin. At pang-apat, tayo ay bibili ng sapatos, and most of the running gurus is sinasuggest nila that we buy a stability kind of shoes. At syempre, panghuli, yung rise therapy. Rest, ice, compression, and elevate natin habang tayo ay nagpapahinga para makarecover yung ating mga paa. Ang plantar fasciitis o yung pananakit ng ating talampakan. Syempre, obvious na yan, di ba? So dahil yung paa natin, yung ating common at saka unang arsenal when we are running. So most common na reason that sumasakit yung ating talampakan ay kapag sobra na talagang pagod, no, na ating pagtakbo, whether tayo naglalakad or even nagja-jogging. Pangalawa ay yung overstriding. So you remember yung sa nating video about proper posture. Malaki ang natutulong nito kung tama yung bagsak ng ating paa while we are running. And number 3, kung yung last time, we recommend na stability kind of shoes, eto naman, we're suggesting na yung more cushioning shoes ang pwede natin gamitin kapag ka medyo laging sumasakit yung ating mga talampakan. At ang panghuli, we have to consider yung ating weight, no? Kasi kung mapupunan natin, most of the runners, medyo slim, no? Kasi kinukonsider nila yung kanilang body weight while running. Kasi alam naman natin na yung paa, yung tuhod natin, ang unang-unang naaapektuhan while we are doing runs or even long runs. Okay, so, ano yung mga pwede natin gawin? Stretching. Tapos, pagpili ng tamang sapatos para sa ating paa. Okay? And then, pwede rin tayo magsuot ng mga supportive tulad ng ankle support o kaya yung mga tapes dun sa ating mga paa to prevent. Or, pwede rin tayong naglagay ng mga cushioning foam, no, dun sa ating mga shoes. Available naman yan sa mga market natin para at least medyo mabawasan yung impact o yung pressure kapag naglalant yung ating paa dun sa ground. Okay? So, take care yung ating mga talampakan. Blisters o yung mga paltos. Okay? So, sino nakakamiss sa inyo ng mga blisters? Okay, mga marathoners, mga ultra-marathoners, normally yan yung mga running injuries na nakukuha natin, no? Actually, dalawang beses pa lang ako nagkaroon ng paltos. One is yun din sa Kaliraya 360 kasi medyo uphill and downhill. At the same time, umulan at that time, no, sa part ng race. Kaya medyo nagkaroon ako ng blisters. Okay, so yung blister normally nakukuha natin kapag medyo mahaba yung tinatakbo natin. At the same time, kapag medyo nababasa na yung ating mga medyas at saka mga sapatos while we're running. Kaya nga dun sa mga marathoners is common ang pagkakaroon ng mga blisters. So, ano yung mga pwede natin gawin? So, kung hindi naman umulan, so we'll just have to make keep na dry yung ating paa. Kaya, most yung iba, naglalagay sila ng mga powder o kaya yung mga anti-chap cream, no, sa kanilang mga paa. O kaya naman, yung common sa lahat yung naglalagay sila ng Vaseline. Okay? Siyempre, meron din tayong mga nabibiling mga anti-blister running socks. Okay? So, pwede nating tanungin dun sa mga running store kung ano yung klase ng mga medyas na pwede nating gawin. Ngayon, kung talagang meron na tayong blister at nandiyan na yan,
So, pwede tayong maglagay ng mga blister patch as part ng treatment. So, lagay ng cream. So, meron tayo dito ng illustration. So, ano yung pwede natin gawin? How to take care kung sakaling meron na tayong blisters. Okay, I think siguro mga it will take 1 week para makarecover tayo, para makapag-run tayo ulit. Okay, so I love blisters. Other related running injuries. So bukod dun sa mga napag-usapan natin, so meron mga ilang pang mga running injuries na pwede nating ma-encounter during the run. Sa dito ay yung heat stroke. Kaya nga, most of the running events organizer ginagawa nila na medyo mas maaga, okay, or gabi, yung mga running events, especially for a long run, para hindi naman tayo abutin ng sobrang init while we do the runs. Siyempre, hindi rin nawawala yung sunburn at saka yung nose bleeding. Siyempre, meron ilan sa atin na kapag sobrang init, so hindi nawawala yung dumudugo yung mga ilong. So, isa rin sa mga running injuries ay yung pagkakaroon ng mga chapting o yung mga rashes. Kasi nga dahil yung mga movement tulad sa mga hita natin, sa hilikili natin, nagkakaroon tayo ng mga rashes kapag tayo ay tumatakbo. Sama pa natin dito yung pananakit ng ating mga balakang. Siyempre while we're running, no? So yung movement ng ating hips, medyo affected. Okay? At kasama na rin dito yung sobrang taas ng ating heart rate. So, take care, no? Hindi kumot mataas yung mabilis yung takbo dahil meron tayong heart monitor, normal ito para sa atin. So, we have to take care dun sa ating heart. Okay? So, ano yung mga pwede natin gawin to prevent? So, una, syempre, we have to stay rehydrated, tubig. Okay? Pangalawa, pwede tayong gumamit ng mga sunscreen protection o kaya naman mga running gears na kung saan medyo mapoprotektahan yung part ng body natin sa sikat ng araw. Pangatlo, pwede rin tayong mag-cold compress o kaya magsuot tayo ng mga proper running essential depende sa running event na tinatakbuhan natin. At kasama dito, yung lagi importante, ay ito na sinasabi, proper stretching before and after the run. So, mahalaga yung pahinga, yung rest interval, yung nalalaan nyo. At ang panghuli, cool down, relax, at saka try to recover. So, don't let the injury hold you back, pero kung kinakailangan nating magpahinga, we stop because of our body, so kinakailangan nating magpakonsulta dun sa mga doctors and physician. We want you to start strong, but syempre, finish stronger. Mga additional tips on how to prevent yung mga running injuries. So, siyempre, unang-una sa lahat, nasabi natin, tubig. So, rehydrate. O, kasi, most common sa mga running events or even we're jogging or we're running, siyempre, yung pagkaubos ng tubig sa ating mga katawan. So, kailangan balanced diet. Okay, so we have to take care dun sa ating mga kinakain. At the same time, kung paano natin ipipit yung ating katawan into a running sports. Okay? Pangatlo, yung proper running essentials, which is na-discuss natin nung sa mga previous videos natin. At isa sa mga pwede natin gawin yung pagkakaroon ng cross-training. So, even though we're doing running, so kinakailangan paminsan-minsan, nagkakaroon tayo ng mga other running exercises o kaya naman other exercises na pwedeng magpalakas ng ibang part ng mga katawan natin at muscles natin, especially sa ating legs, sa ating knees, sa ating mga muscles sa paa. Okay? And then, learn the sport. Okay? Kaya nga, isa sa mga goal natin, ba't natin ginagawa itong video ito, itong mga series of running videos is para mabigyan kayo ng konting information about the running. Okay? So, at least, hindi lang tayo basta-basta tatakbo. Okay? Tulad din natin nung mga nagsisimula pa rin tayo. At syempre, lastly, don't forget to consult doctors or physician kung talagang meron tayong mga iniindang sakit during and after our run. Okay? Mahalaga ang ating sarili, ang ating katawan. Okay? So, bilang runners, so we have to take care of all these things. Okay?